sinasabi ko na ituturo ko sa inyo kung bakit ako nag-alaga ng pato. Kasi nag-alaga ako ng pato kasi pag nangitlog na yung ano ko, yung mga itik, tapos gusto ko silang dagdagan, ipapaano ko sa pato, ipapalimlim ko yung itlog para dumami ng dumami. Kasi yung pato naglilimlim man, yung itik hindi man yan sila naglilimlim. Oo, ini-incubate man yan sila para mabuhay, para maging sisiw. Yung pato naglilimlim yan. Oo. Mga next month siguro maging itlog na yung pato na yan. Kaya sakto lang yan, by December or January, maging itlog na yung itik. Tapos, syempre sabi nila after of mga first 2 weeks, maliliit pa yung itlog daw ng itik. Pag bago pa lang, so hindi pa yan marketable, hindi pa yan tanggap sa merkado, kaya yun yung plano ko. Yung mga bagong itlog nila, yun yung papalimliman ko sa pato para maging sisiw. O, tapos pag okay na yung itlog, normal size na siya, saka ko na ibebenta. Tapos pwede din ako magpa-limlim kung gusto ko. O, so yun yung purpose ko kaya nag-alaga ko ng pato. O, kasi pag nangitlog yan, dadami yan sila, so dadami na yung maglilimlim. Oh, so sabihin na natin manganak yan ng kahit tiglilima lang, nasa 3 yung babae, 2 yung lalaki. So sa dalawang ano na yan, babae, mayroon tagdadalawa, so magiging 3, so 6 plus silang 2 magiging 8. Oh, so pag nangitlog na yan silang malulahat, palimliman mo sila ng tigsasampo or 12, kasi siguro meron man yang hindi mapipisa. So for example sa 12, tapos maximum na nila mapipisa is 10. So sa 8 meron kang 80 heads na bagong itik. So meron ka naman ulit panibagong itik. Oo, hanggang sa dumami yung itik mo. Oo, kasi kung every mangingitlog sila, papalimliman mo sila ng itik. So, mga 4 months siguro, mangingitlog na din yan after manganak. Oo, meron ka namang itik, so dadami na yung itik mo. Oo, kasi in the long run, saka ka magbe-benefits. Oo, hindi naman kasi itik business talaga yung ano ko, kasi alam nyo naman guys, may trabaho ako, parang sideline ko lang to, tapos sinusubukan ko lang kasi sabi nila may potential daw sa pag-aalaga ng itik. Actually maraming nag-iitik dito sa amin, pero hindi dito sa banda namin, andun sa may Southern Leyte, dun marami nag-iitik yan, pero dito sa amin sa Alang-Alang or basta dito sa may area namin, halos wala or kaunti lang. O hindi ko nga alam kung asan merong nag-aalaga ng itik. Kaya yun yung sabi nila, may potential daw. Kaya sinusubukan ko. So malalaman ko yan pag nangitlog na yung itik ko. And then madispose ko na yung ano ko, itlog. So saka pa natin malalaman. Oh, kasi sa ngayon, puro gasto lang muna. Kasi syempre sa feeds, sa pagkain nila, dyan man lang tayo magasto sa feeds. Pero, meron, sabi ko na nga sa unang video ko, may mga alternative, kaya yun yung ginagawa ko. Para yung feeds na binibili ko, matagal maubos. Okay. So, that's it guys. So, ngayon, alam nyo na kung bakit nag-alaga ako ng pato. So, sana may natutunan kayo. Oo, kasi kung mag-alaga kayo ng itik, nasa discard nyo yan. So,